Linis kami ay sa Diyos sama namin kami miti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsabaybay sa tanan. Inilulog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyo namang panatilihin ang paikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Nung mga araw na iyon, sa sama ng loob ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nananalangin ng ganito. Ika'y mahabagin at makatarungan, tapat ka o Panginoon sa lahat ng bagay.
kaya naman ako'y iyong kahabagan. Linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mo akong parusahan. Sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking mga magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi natapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y mabihag. Kahit sa ang bansang aming kasadlakan, tinutuya kami't pinag-uusapan. Labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo sa aming tumpak. Sa mga magulang namin nararapat, pati na sa amin ang parusa'y tumpak. Pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan. Pabayaan mo ng matitil ang buhay. Bayaan na akong mabalik sa lupa. Masarap pa sang ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin. Lubhang mabigat na ang aking pasan. Panginoon, bayaan ang hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ang ako'y mamatay kaysa magtiis pa sa hirap ng buhay na ang naririnig ay ang pag-uuyam. Nang panahong iyon, sa Ekbatana Media, ay may isang dalagang ang pangalay Sara. 7 ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago siya masipingan, bawat napapangasawa niya ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, inulsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, "Pihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, 7 ang naging asawa mo ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa. Mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa." Lubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa gilid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti ngunit nagbago ang kanyang isip. Hindi. Nasabi niya sa sarili, "Hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya, iisa-isa ang anak mong babae nagpakamatay pa dahil sa malas. Para akong itinulak ang aking ama sa hukay ng sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumiti ng aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao." Kaya't noon di humarap si Sara sa bintana, itinaas ang mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon di tinugon niya ang kanilang paglohog. Sinugo niya si Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Sa iyo ko tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas." Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, Poon, ako'y tumatawag. Ako may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking mga kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo. Ang naghihibagsik, ang nasisiphayo. Sa iyo ko tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ko tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Poon, gunutiin pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noong pamay na hayag. Pagkat ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Sa iyo ko tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salaring guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ko tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guroan nila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, 'Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob.' Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po magsiupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. Ang pagpanaw ng isang mahal sa buhay ay tunay na isang masakit at malungkot na karanasan para sa atin. Ito ay nagdudulot ng sakit sa ating damdamin. Nagdudulot ng kalungkutan. Kung kaya nga, tunay na dumaranas tayo ng pangungulila. Kaya naman, doon ay mayroon tayong mga nakasanayan dito sa atin na para maibsan ang kalungkutan, tayo naman ay nag-aalay ng panalangin, ng banal na misa para sa ating mahal sa buhay. Mapansin natin na kapag may pumanaw, naghahanap kaagad tayo ng magdadasal. Humihingi ng panalangin, nagpapadasal mismo doon sa bahay na kung saan nakaburol ang pumanaw. Kung may mga kakilalang pari o may kaibigan pari, pinakikiusapan na magmisa doon mismo sa tahanan kung saan nakaburol ang pumanaw. Kaya nga, sa kabila ng kalungkutan, ay hindi nawawala sa atin yung pag-asa na ang kamatayan ng isang tao ay hindi katapusan ng lahat para sa kanya. Sapagkat ang inaasahan natin na pagkatapos ng pagpanaw ng isang mahal sa buhay, siya naman ay tutungo sa piling ng ating Ama upang magkamit ng buhay na walang hanggan.
Kaya nga, ito yung ating ipinagdarasal para sa mga mahal nating yumao. At ito yung ating inaasahan para sa ating mga mahal na yumao. Ngayon sa ating ebanghelyo, napakinggan natin yung paglapit ng mga Saduceo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mga Saduceo po ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Kung kaya nga, nagtanong sila sa ating Panginoong Hesukristo. At ito ay tungkol doon sa batas na nilagdaan ni Moises na kung saan, kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki ay dapat napakasal sa balo upang sila ay magkaanak. Kaya ang binigay naman ng mga Saduceo sa ating Panginoong Hesukristo ay yung sitwasyon na kung saan may pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa yung panganay, namatay, na walang anak. So napakasal yung pangalawa at saka yung sumunod pa hanggang doon sa ikapito. Parehong walang anak. Kaya ang tanong ngayon ng Saduceo sa ating Panginoong Hesukristo, pagdating sa kabilang buhay, sino ngayon ang ituturing na asawa noong babae? Dahil napangasawa lahat yung pito eh. Na nangangahulugan lamang na ang pananaw ng mga Saduceo ay yung buhay sa kabila ay pagpapatuloy lamang ng buhay dito sa mundong ibabaw. Kaya doon sila sinabihan ng ating Panginoong Hesukristo, maling-mali kayo. So, ibig sabihin, malayo yung pananaw ng mga Saduceo doon sa iniaaral ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat pagdating doon sa kabilang buhay, so hindi, iba na yung sitwasyon. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga tao hindi na mag-aasawa, sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Kaya nga, dito ay pinaalaala ng ating Panginoon na tunay na may dahilan tayo sa ating pagsusumikap na magpakabuti habang tayo ay narito sa mundong ibabaw. Sapagkat ito yung magdadala sa atin, ito yung magiging daan natin upang tayo ay makarating doon sa inihandang tahanan sa atin ng ating Ama doon sa langit. Kaya ibig sabihin, mayroong naghihintay doon sa kabilang buhay ang ating Amang nasa langit. Kaya may dahilan tayo para tayo'y magpakabuti. May dahilan tayo para tayo magsumikap na mamuhay ng naaayon sa hinihingi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung lagi natin tatandaan. So nariyan ang ating Panginoon na tayo'y ginagabayan sa pamamagitan ng batas na ibinigay niya sa atin. At ito ay walang iba kundi yung utos ng pag-ibig. Ito yung hinihingi sa atin ng ating Panginoon na ating laging tukdin. Sapagkat ito yung magiging daan naman natin patungo doon sa tahanan ng ating Ama sa langit. Kaya sana yung mensahe ng ating ebanghelyo ay magdala sa atin upang tayo ay patuloy na magsumikap na magpakabuti, magsumikap na sumunod sa hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat tunay, may langit na naghihintay para sa atin. May buhay na walang hanggan. At ang biyaya ng ating Panginoon na hindi lamang sa kabilang buhay, maging dito pa lang sa mundong ating kinabibilangan. O nung nakaraan linggo, ito yung naging sagot ng ating Panginoon sa tanong ni Pedro. Paano po kami na nag-alay ng lahat sa amin para sa inyo? At yun yung pinaalala ng ating Panginoon. Mayroon kayong biyayang matatanggap dito
sa mundong ibabaw. Bagamat mayroong mga pagsubok, may mga pagpapakasakit, siguradong mayroong biyaya. Hindi lamang doon sa langit, kundi dito pa man sa lupa, magkakamit na ng biyaya. Kaya magtiwala tayo ng lubusan sa ating Panginoon. Pagsumikapan lagi natin na sundin ang kanyang utos, tupdin ang utos ng pag-ibig, sapagkat ito ang magdadala sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po ito sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahayin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa aming dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay.
Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa Kristo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanaw. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis ni isang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan.
sa amin ang kahariyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan naruwaraw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalatay at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di o karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Buhay na
sasalo, walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalo, walang hanggan. At pagsasalo, tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Petrosina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso'y nagsisisi, nagtitikang kaintiman, di na muling magkasala,
sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiyo po muna po saglit. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sinisimula na ang gawaing extension area sa gilid ng main charge at hindi pong isinasagawa ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso at tagnanais maging bahagi sa paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirements of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang CLAGO, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, bahagi po ng palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang na kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-schedule noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Kaugnay nito ay pinaalam sa lahat na bukas, ikawalo ng Hunyo, ay walang misa ng ikalawa ng hapon. At sa Sabado, ikasampu ng Hunyo, ay magiging ikasampu at kalahati ng umaga ang ating healing mass at liturgy. Salamat po. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Umayo kayo sa kapayapa at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.